Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang nalalakad itong si Annalyn sa hallway ng Epix Medical Hospital ay kanyang nasulyapan itong si Zoe na nagmamadali, kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Annalyn na sundan itong si Zoe upang malaman kung ano ang gagawin nito. At dito agad naman din itong nagtungo itong si Zoe sa garahe ng mga sasakyan, kung kaya't ikipinagtaka naman din ito ni Annalyn kung sino umano ang pupuntahan ni Zoe sa garahe ng sasakyan, at panailingon pa umano ito na tila natatakot umano ito na makita ng ibang tao, o kung kaya't nilakasan nito ni Annalyn ang kanyang loob at sinundan nito ni Annalyn itong si Zoe, at ikinabulagta nito ni Annalyn ang kanyang makikita na mayroon itong isang lalaki na kinatagpo itong si Zoe, at matangkad ang lalaki at maitim, kung kaya't agad naman din itong naisip ni Annalyn ang sinasabi sa kanya ng janitor na isa umanong Moreno ang lalaki na nakita nila sa CR, kung kaya't agad naman din itong nilapitan ni Annalyn itong si Zoe at itong si Dax, at nanlaki ang mga mata ni Annalyn nang kanyang masulyapan na ang kinatagpo ni Zoe ay walang iba kundi itong si Dax. Ngunit agad naman din ito napansin ni Zoe na mayroon umanong tao na nakatingin sa kanila, kung kaya't agad naman din itong pinaalis ni Zoe itong si Dax, at agad itong bumalik si Zoe sa loob, at agad naman din itong sinundan ni Annalyn itong si Zoe, at agad nitong pinagsabihan ni Annalyn itong si Zoe kung tama ba umano ang kanyang nakikita na nakikipagkita umano itong si Zoe kay Dax. Ngunit agad naman din itong idininay ni Zoe at sinabihan niya itong si Annalyn na hindi umano ito nakikipagkita kay Dax, kung kaya't agad naman din itong pinagsabihan ni Annalyn itong si Zoe na hindi umano ito makapag-deny sa kanya, dahil kitang-kita umano nito ni Annalyn sa kanyang dalawang mga mata na si Dax umano ang kausap ni Zoe, kung kaya't natulala naman din itong si Zoe at tiningnan niya itong si Annalyn, at maya-maya pa ay pinagsabihan niya ito na wala umano itong pakialam si Annalyn kung sino umanong tao ang pakikipagkitaan ni Zoe, at agad na nitong iniwanan ni Zoe itong si Annalyn sa kadahilan na nalabis-labis naman din itong nababahala itong si Annalyn. At habang nag-iisa ito ay agad naman din itong nakita ni Dr. Lindon, kung kaya't agad naman din itong nilapitan ni Dr. Lindon itong si Annalyn, at nang magkaharap na silang dalawa ay agad naman din itong tinanong ni Dr. Lindon si Annalyn kung ano umano ang nangyayari nito. At dito agad naman din itong nagsalita itong si Annalyn at sinabihan niya itong si Dr. Lindon kung paano umano na tama ang hinala ni Annalyn na si Dax umano ang totoong ama ng pinagbubuntis ng kanyang kapatid na itong si Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.